Hello, welcome back. Ito na naman tayo sa bagong edisyon. Ang bago natin ngayon ay tatanim tayo ng kalamansi. Kung kikita nyo, may kalamansi ako dito na ninilaw-nilaw. Ang maganda sa kalamansi na makukuha nyo sa kukunin nyo ang buto ay yung kalamansi na naninilaw-nilaw na parang ganito. So sa kalamansi ko ngayon walang naninilaw-nilaw, pero may mga dalawa-dalawa kung nakikita. So ang gagawin nyo lang ay kunin nyo lang yung buto nito. Nabili ko ito sa tindahan, sa TNT. At ilang, siguro more or less 10 pieces for around $7. So, meron akong taladanan dito. Yan. Kukunin natin ito, hati natin sa dalawa. Tapos, sa paghati, dahan-dahan lang. Parang yung ginawa ko ngayon, nahati yung buto. Sayang na yan. So, tanggalin nyo lang yung ano, yung buto. Or kung gusto nyo naman, pwede nyo na nang pisilin. So, ang ginagawa ko ngayon guys, ay tinatanggal mismo mano-mano. Itong juice niya mamaya ay gagamitin ko sa pansit. So yan. Yan. So kuha pa ako ng isa. Pinapakita ko lang sa inyo guys kung paano ang pagtanim ng kalamansi. Yan. Dinadahan-dahan ko ngayon, baka mahati yung kalamansi. Yan. So sa kaso nitong kalamansi na to, naninilaw-nilaw na. Oh. Ito yung magandang itanim na buto nito. Yan. Yan. Yan na po. Yung buto ng kalamansi. So, sa aking experience guys, ang ginagawa ko ay ilalagay ko sa tissue na tulad ng ganito. Pagka nilagay mo dito, madadry. Sa kaso na ito, meron akong mga nauna nang nilagay sa mga isang linggo na itong nilagay ko dito sa tissue na to. So, dry na siya. Ito na yung magandang biyakin. Yung iba naman, ginagawa nila, hindi na nila binibiyak kung ano yung nanggaling dito sa kalamansi natin, nilalagay na nila sa paso na may lupa. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay ko muna dito sa paper towel para mamaga. Stay lang dyan ng mga 1 or 2 or 3 days. Tapos kukunin ko na at ganito na, magang maga na siya. Ito na yung mga magagandang gawin na itanim. Kasi kung hindi mo yan biniyak at ilalagay mo na agad,
may tendency na matagal siya tumubo, mag-sprout. So, sa aking gagawin ngayon, bibiyakin natin. So, ito itatabi ko muna dahil lalagay ko yan sa tissue mamaya. So, ito, namaga na ng 1 or 2 days ngayon, bibiyakin na natin. So, papakita ko lang sa inyo guys kung paano ang pagbiyak. Hindi ko expert dito, pero pag magang-maga na yung parang ganyan, oh. Pag magang-maga na yung buto ng calamansi nyo, madali na siyang balatan. Yan. So, papakita ko paano balatan yan. Kasi pag basa-basa pa guys, may tendency na mahati sa gitna. Pangit na itanim yun. Hindi na siya mabubuhay. Yan. Yan. So, ganito na siya guys pagka na balatan. So, gagawa pa tayo ng iba pa. Kuha kayong magadali-dali lang. So, sa aking pinatuyo ngayon, dumikit-dikit. May nakalabas naman na, kaya ito na lang gagawin natin. So, madali lang guys pagka magang-maga na to. Hatiin nyo lang sa gitna. Balatan nyo lang. Huwag nyo hahatiin sa gitna kasi may mahati yung buto nya. Yan. Yan. So, meron siyang mga na meron siyang mga maliliit na nasa loob. Yan. Kasi pag nahati nyo na yan, pwede nang yan guys. Iwasan nyo lang na mahati yung buto. Yan. Hati pa tayo dito. Basta ingatan nyo lang yung buto guys na madurog. Kasi hindi na yun tutubo. Parang ganyan, oh, nadurog. Hindi na pwede yan. Pag ganyan, hindi na pwede yung ganyan. So, hanap kayo ng medyo maganda-gandang buto na madaling balatan. Kasi binabalatan talaga to guys para mag-sprout na agad. Kasi pag may balat, hindi magbubuka. Ayan. Binabalatan yan. Balatan nyo lang ng ganito. Ayan. Ayan. So, sa case ko na to, mas maraming nadurog. Dahil sa sobrang maga na rin. Kasi, pagka tinanim nyo to guys, na nabalatan, baka 2 to 3 weeks mag-i-sprout na yan. Pero pag hindi nabalatan, lalagpas yan ng isang buwan. Yan. Balatan nyo lang kung paano ganito. Ganito lang. Yan. Iwasan nyo lang na madurog. Ayan. Madurog na. So, yan guys. In my experience na ngayon, na nakikita nyo,
dahil sa sobrang maga na nito, nadudurog na. So, I advise na kung ayaw nyong, kung laging nadudurog yung buto, hulog. Nahuhulog yung buto, nahuhulog tuloy, na dudurog, mas maganda na lang na itanim nyo na lang na ganito kaysa madurog, di ba? Kung lagi kayo nadudurugan, yan, lagi kayo nadudurugan, wag nyo na lang balatan. Yan. Ganyan lang. Kung so, sa case ko ngayon, lagi akong nadudurugan. Yan, pwede naman yan siguro. So, ito yung mga nabalatan ko. Itatry kong tanim. Tatanim na lang natin. Yan. Tapos, haluan natin ng mga may balat. Kasi sa case ko ngayon na sobrang ako ng ano siguro. Ilang araw na to eh. So, yung sinasabi ko sa inyo, yung na bagong hiwa ng buto na galing dito sa press, pamagaan nyo lang mga isang dalawang araw, tapos pwede nyo nang balatan para hindi madurog. Ito kasi madurog. Pero alam ko pwede pa to. Pero ang gagawin natin guys, itatanim din natin to. So, yun na nga. Ang gagawin natin ngayon ay maghahanda tayo ng paso na may, tas lalagay natin ng lupa. So, yun na nga ang next step natin. So guys, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng potting soil o lupa na kung anong meron kayo. Meron ako ditong lagayan ng gatas ng aking anak na naubos na yung karga. So pwede natin gamitin to na pwedeng pagtaniman ng kalamansi. Meron din akong nabili na paso na stelis. Depende po sa inyo kung anong meron kayo. Pero importante dyan guys, tulad nito, wala tayong butas. So, gagawa tayo ng butas. Ganun din dito. Nasimulan na ako dito. Bibigyan, lalagyan lang natin ng butas. So, papakita ko sa inyo kung gaano yung butas na lalagay natin. Meron akong drill. Kaso, hindi ko mahanap kaya papakita. Gagamitan ko ng pako at martilyo. So, yan. Yung sakto lang po yung guys, yung butas. Para yung tubig lumabas dyan kung sobra yung tubig na inalagay. So, okay na tayo dito sa butas. Ganito din dito. Mayroon tayong binutasan. Ang purpose ito ay para makalabas yung sobrang tubig. Ngayon, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng lupa.
rice. Ganito yung gaano karami. Kung nailagay nyo na yung lupa, dikdikin nyo, pitpitin nyo para lalong sumiksik. Siksikin nyo. So, ito nga, pinapakita ko na siksikin nyo mabuti. Pagkakulang pa, na ganyo pa. Yan. Yung sakto lang guys, para yung parang ganyan lang, kasi pag diniligan nyo to, hindi aapo yung tubig. So, yan. Ganun din sa kabila. So, nandiknik na natin. Ganito lang guys. May dapat may awang. Parang ganito. Yan. May awang. So, hindi nyo siya pupunuin ng ganito. Kasi, once na diniligan nyo yan, aapaw yung tubig. So, yan. Ganyan lang guys. Basta siksik siya. Ganun din dito. Mayroon siyang awang. Hindi ko siya pinuno para yung tubig. Hindi siya, pag tinubigan, hindi siya aapaw. So, ito guys. Andito na tayo ulit sa loob. At papakita ko sa inyo kung paano magtanim ng buto sa paso. So, dito guys, gagawa tayo ng mga, sabi mo ng 5 na butas o 6. So, ang gagawin natin, meron tayong, o meron kayong stick o ganito, nakagabs kayo, tusok lang natin na ganito, gagawa tayo ng butas. Yan guys, gumawa ko ng nasa 5 or 6. Sa aking paso naman, kaya ang kanyang 5. So may spacing lang guys na ganito. Kita nyo naman, 5. Yan, tapos yung lalagyan na natin yung nabalatan na buto ng calamansi, tiisa lang. Hulog tayo tig-isa sa kada butas. Ayan. So, ayan. Tapos, ang lalim nito, guys, mga nasa, sabi mo na, 2 to 3 inches. Sabi mo, 1 to 3 inches. Yan, tapos ganyan nyo lang. Yan, takpan nyo siya ng lupa. So, dahan-dahan lang, kasi pag binuwak nyo to, gagawa siya ng butas, lalabas yung mga buto. In case na lumabas parang ganito, oh, parang ganito lumabas yung lumabas yung buto, push nyo lang na ganun pababa, tapos takpan nyo ulit. Ayan. Yan guys, pag okay na kayo, ilagay nyo sa naaarawan, hindi yung, I mean yung tirik yung araw na sisinagan siya, kumbaga nasisinag na
nasa liwanag siya ng bintana, kung saan nyo man ilalagay. Yan. Tapos, dilig-diligan nyo siya 2 to 3 days. Yung sakto lang na tubig. Parang ito, may butas. Pag nasobra nyo, lalabas yung but ng tubig dito sa labas. Tapos, dilig-diligan nyo lang siya mga 2 to 3 days. Ganyan. Tapos, pag dating ng 3 to 4 weeks, makikita nyo ng result na mag-sprout na siya. Tapos, pag okay na, makita nyo ng ganito. Pag nakahintay na kayo ng 3 to 4 weeks, ganito na ang kalabasan nito. Yan, ganyan guys, ang kalalabasan nito, kalamansi ito. Nasa mahigit isang buwan to, 3 to 4 weeks to guys. So, maganda to, kalamansi ito guys. So, sa apat na nilagay, nasa sa lima na nilagay ko, apat, tatlo lang na buhay. 2 to 3 weeks, makikita nyo na, pagka ang buto nyo ay nabalatan. Pero pag ang buto niya ay hindi nabalatan, maghintay lang kayo ng mga 3 to 4 weeks. Mag-sprout na yan at ito yung kalalabasan. So, guys, yun na nga. Ito na nga yung ginawa natin kung paano magtanim ng kalamansi. So, please like and subscribe to my channel, Chester TV, for more videos like this.